hindi sinabi sa kandidato, hindi sinabi sa mga partido. Ibig sabihin, walang nakabantay doon sa regional hub. So, yung SD card na sinasabi nilang nasira, dinala ko doon sa regional hub, eh kahit na anong gusto nilang gawin doon sa SD card na yun, magagawa na nila. Dahil walang nakabantay. So, hindi na natin nalaman kung anong ginawa nila sa SD card na yun. Heto kasi ang hirap dyan, mga kababayan. Halimbawa, si BBM ang nanalo noong 2016 vice presidential election. Lahat ng bumoto sa kanya ay nabaliwala lang dahil sa pandaraya nitong mga dilawan na to. Pero bago natin umpisan yung latest na update na yan, kung bago lang po kayo sa PH Update, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. Dito sa video ng to, mga kababayan, ibubulgar na ni BBM ang totoong nangyari noong 2016 election. Ayun naman dyan sa Supreme Court, lalong-lalo na sa'yo, Associate Justice Leonin, bilis-bilisan nyo na ang pagkilos nyo dyan. Patapos na ang termino ng Vice Presidente, kailangan ng maupo ni BBM kung sakali mang siya ang nanalo. Para naman hindi mabaliwala yung mga bumoto sa kanya. Mga kababayan, itong ating pag-uusapan ngayon sa comment section. Kung sakali bang mapatunayan na ng daya itong mga dilawa na to noong 2016 vice presidential election, sa tingin nyo ba dapat makulong itong si Vice President Lenny Robredo? Paki-comment naman sa baba. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa comment section. Para sa buong detalye, mga kababayan, heto na si dating Senator Bongbong Marcos. Alright. So bukod po ba doon, kasi basically nakikita ko rito sa mga sample ballots, undervotes. Yung undervote issue. Undervote, overvote. Bukod po ba doon, meron pa po bang ibang mga paraan na palagay ninyo nadaya yung election? Ay, doon meron kaming nakita. Tapos yung sinasabi natin, yung square na nawala yung ganito, paano gagawin yun? Sa SD card. Hindi ba alam natin yung SD card, maraming nasira na BCM. Opo. Tapos ang SD card pinapadala dapat sa Santa Rosa. Pero hindi, linihim nila, sinikreto nila, ang ginawa nila, nagtayo sila na tinatawag na regional hub. Ibig sabihin, yung SD card, hindi na kailangan padala sa Santa Rosa. Doon na lang sa regional hub. Ito ngayon ang problema. Hindi nila sinabi kahit na kanino na merong regional hub. At ang resolution para i-create ang regional hub was passed in May 3. Six days before the election. Number one, that is against the rules. Hindi nila pwedeng gawin yun. Pangalawa, hindi nila sinabi kahit na kanino. Hindi sinabi sa kandidato, hindi sinabi sa mga partido. Ibig sabihin, walang nakabantay doon sa regional hub. So, yung SD card na sinasabi nilang nasira, dinala ko doon sa regional hub, eh kahit na anong gusto nilang gawin doon sa SD card na yun, magagawa na nila. Dahil walang nakabantay. So, hindi na natin nalaman kung anong ginawa nila sa SD card na yun. Kaya siguro, yung may mga lugar, zero lahat ng kandidato, isa lang kandidato may boto. May mga ano pa nga dyan. Kaya ba ito mo, bro, yun? Wala bang nagreklamo? Eh, ikaw nga pala yung nagreklamo. Ito, ako na ang nagreklamo. Sabi ko, wala bang magreklamo? Nagreklamo talaga ako dahil kitang-kita ko. Alam ko yung resulta. Eh, yung pagpumbisang sinabi, sir, na ano, yung sa Maguindanao, ARMM. Yung meron din kaming cause of action na sinasabi namin, i-anal na ang eleksyon sa tatlong probinsya. Maguindanao, Lanao Sur, at saka Basilan. Opo. Dahil sa aking palagay at saka sa dami ng mga witness na lumapit sa amin, sabi nila, hindi naman nag-eleksyon dun eh. Dahil kung makikita mo yung mga pirma, pare-pareho, pati yung thumbprint, pare-pareho. So, ibig sabihin, hindi talaga pinabonto yung tao, pero ginawa na yung balota. Appreciated. So, gusto namin, sabi ko, mag-technical inspection tayo. Tingnan natin, magdala tayo ng handwriting expert, magdala tayo ng mga yung nakakaintindi ng paano i-prove o paano ipaliwanag kung ano yung kung pare-pareho talaga. At pati yung oras kung kailan pinasok. Kasi yun doon eh, sa within seconds eh, sunod-sunod lang eh. Sunod-sunod. Meron pa kaming nakita, kasi nga yung secret server, meron pa kaming nakita na nagbibigay na, na may BCM na nagbibigay na ng resulta, linggo pa lang. Ha? Linggo pa lang. Anong linggo pa lang? Nung the Sunday before the election, ano, may pumapasok na ng resulta.
Ah, so nagtatransmit na? Nagtatransmit na. Eh, ba't ganun? Eh, yan na nga. Kaya nga, dahil nga, hindi na natin malaman dahil eh, marami na nga silang ginawa, marami silang binuo na hindi natin nalalaman. Eh, sir, doon po ba sa ano, yung sa mga lugar na bumagsak yung boto mo sa Mindanao, ha? Oo. May iglesia ba doon? Doon nagsimula lahat ito. Dahil, the day after the election, nung Tuesday pa lang, pinuntahan na ako ng ilan na iglesia ni Cristo, miyembro ng kapatiran. At ang kanilang ang kinang pinag-aabalahan ay sabi nila, eh binoto ka namin. Eh ilang kami doon sa presinto namin ng iglesia, lahat kami binoto kayo namin. Pero nung sa taas eh. Oo, pero yung lumabas, zero ka. Inaalala nila, baka mapagalitan sila ng sentral na hindi sila sumunod sa pasya. Black voting sila. Oo, dahil may pasya eh. Dapat sumunod sila sa pasya. So yun ang inaalala. Doon nagsimula ang investigasyon namin. Eh, sir, ito kasi, ganito. Ako ko talaga, hindi ako naniniwala na nanalo si Lenny. Mas maniniwala pa ako nanalo siguro eh, si ano eh. Kasi kaya Tano pa. Mas malaki pa kaysa kay Lenny. Matatapos ba yung problema nyo na to? Kasi ganito ha, kung ako yung judge, tapos na to eh. Oo. Kaya lang, siyempre, alam mo yung biases ako laban kay Lenny. Pero, hindi ko nakikita talaga kung paano matatapos yung protest. Basta't masimulan ang pagbukas ng ballot box at pagbilang ng boto, mabilis na yan. Eh, ano po ina-anticipate ninyo pa ng mga ano, discarte nila para ma-delay pa? Ay, hindi ko malaman. Eh, siguro, we will just have to wait kung ano yung gagawin nila dahil marami silang naiisip na mga sistema at mga teknik para patagalin ng patagalin. Eh. Ayan. Eh, ito sir, last question. Ay, nakaka-depress kasi yung sitwasyon nyo eh, no? Well. Nakaka-depress eh. Eh, ang importante dyan, huwag magpapadala. Sir, ano, mesahe nyo rin sa mga bumoto sa inyo noong uling eleksyon? Na, siyempre, nahihinaan din ang loob dahil feeling nila disenfranchised sila. Talaga. Eh, wala, kaya pinagpipilit ko na sabi ko, hindi ako tatakbo sa 2019 bilang senador dahil, sinasabi ko nga, eh, para yung mga bumoto that were disenfranchised, this is the perfect word for it, they were disenfranchised, palalabasin namin yung boto ninyo at mabibilang ng tama yan. Eh, para naman, sir, dun sa mga hindi bumoto sa inyo na hindi ka pakilala. Oo. Oh. Kunwari, manalo ka sa protest at magiging vice presidente. Ano pinagkaiba ng patakbo mo ng OVP in the future sa patakbo ng OVP ngayon? Well, unang-una, hindi ako nagdi-disturb. Hindi ako interesadong tanggalin si Duterte sa posisyon para ako umupo ng presidente. Ang kaibahan ko, tutulungan ko ang pangulo, hindi ko siya lalabanan. That's the big difference. Eh kayo sir, kung may message kayo para kay Lenny, ano po yun sir? Buksan na natin ang balota, magbilang na tayo ng boto. Huwag na kayong mag-delay. Ayan. So again, ito po siya former Senator Bongbong Marcos. Ako po ulit siya, Thinking Pinoy. Ayan, salamat po sir. Thank you, RJ. Alright. Medyo clumsy lang po ako, kaya natapon ko yung kape. Pero maraming salamat po sir. Thank you, RJ. Salamat.